lagi kong sinasabi ngayon, ano bang dapat iniisip ng mga tao ngayong darating na ang eleksyon? Unang-una, pangako. Huwag na kayong maniwala sa pangako, ha? Pag sinabi ng tao, ito ang pangako ko, i-check nyo muna. Yung mga pangako ba niya noon, tinupad niya ba? Check nyo. Ano ba yung mga pangako niya noon? Natupad ba yon? So dapat ba naming paniwalaan yung pangako niya ngayong eleksyon na ito? Pangalawa, huwag magpadala sa vote buying. Ang vote buying ngayon, legal na, hindi na illegal. Akap, AIX, MAIP, tupad, at kung ano-ano pang tinatawag na ayuda. Nagiging legal ang vote buying. Bakit nagiging legal ang vote buying? Dahil kontrolado siya ng mga politiko ngayon. At meron silang kota-kota sa pamimigay ng ayuda. So yan yung sinasabi ko. Yan yung proof ko na nagiging legal na ang vote buying na tinatago sa pangalang ayuda. At pangatlo, hindi dahil gikan yan sa pamilya ng mga politiko tulad ko, hindi dahil galing yan sa may tatay yan na mayor, may kapatid yan na governor, may anak yan na congressman, hindi dahil galing yan sa political dynasty ay ibig sabihin magaling ng kalibre niyan. Huwag ninyong iboto ang isang tao dahil lang sa nakaapilido niya ang gusto niyong kandidato. So yan ang paalala ko ngayong darating na eleksyon. Check promises. Tanggapin ang ayuda kasi pera ng bayan yan, pero huwag magpadala sa vote buying. Pangatlo, huwag bumoto dahil kaapilido o dahil nasa political na pamilya yung kandidato. Bumoto kasi chinek nyo yung mga promises niya at chinek nyo yung kakayahan niya. Tulad ng sinabi ko ngayon, nakita natin ang 9 years ni Mayor Ben. Ibig sabihin, alam natin na kakayanin niya ang pagiging vice mayor.